NGCT. Oh, good. So, lawak na to. Ano, teka, teka. Ano yun? Parang may tao to na. Yan. May pogi rito. Lahat na nakikita nyo. Yan. Doon. Dito, dito. Mula doon. From the north. To the south. South. East to the west. Oh. Lahat yan. Gawa ng Diyos yan. Amen! So, nakikita nyo ngayon, tataas ng damo. Ganito ang trabaho ng GE. O, di ba? Hins, anong ginagawa mo ngayon, Hins? Tawag doon is pacing. Pacing? Pacing is... Kita nyo yun. Yan na yun. Pagpala mag-getin to na. Okay, bababa si Hins. Ganyan siya porsigido magtrabaho. Hanggang doon sa baba. Nakikita nyo ba yan? Hins, doon ka. Doon, doon. Sa puno. Andito kami ngayon sa may pababa. 7? 7 meters yun nandun. Alin?
Ah, yung drop. Bale, yung elevation nung difference of elevation nung surveyor namin hanggang dito sa baba is 7 meters. 7 meters yung drop. Kita pa naman. Hello, nandito po kami ngayon sa TUT, gumagawa ng topographic survey. Ang topographic survey ay kinakandak usually para malaman natin yung elevasyon. Yun yung drop ng isang lugar mula papunta sa isang designated na lugar. Ginagawa yun for CCTV study, pang malaman kung paano magiging pwesto ng mga building, mga bahay, kung paano magiging takbo ng sewage at ang mga kalsada. Taya, hingal. Kasi kita nyo naman mula doon, medyo matarik na yung packet namin, kaya nakahingal. Teka lang, may tanong lang. Anong trabaho ng kasama mo? Ito. Yan. Rapist. Oh, tiyama mo? Oh, tiyama, magpo-push up pa yan. Yan, so kung nakikita nyo, naglilipat na naman yung kami ng kinatayuan. Itong paglipat-lipat namin at pwesto, ito yung tinatawag na traverse, yung traversing. Ang purpose po nito ay para po pagkabit-kabit namin sa isang coordinate system, either grid, true, or assumed coordinates, yung mga puntos at bawat sinashot namin. Para po pagka-plot natin sa file, hindi siya tumatapon. Parang nasa isang compact at nasa isang globe lang sila. So, yun po yung purpose na traversing. Yeah. Ewan ko kung bakit nakatalikod to isang to. Ano, kasi manyakis yan. Game, Hins. Anong gagawin ni Mel? Set up muna siya ng... Okay, establish muna tayo ng control. Ngayon, kailangan natin makuha ang kanyang elevation, pero since wala tayong mga existing na control dito, tayo mismo mag-a-assume, which is, as usual, 20,000 na northing at easting. Parang elevation? Ang elevation natin is siguro 100 kasi medyo, ano ito, padong malamit. Para walang negative. Para walang negative na elevation. Okay. Sino yung isa? Ito. Consultant? Ay, yan po yung ating kabuti-buting kagalang-galang na napakabait na di natin kakilala. Hindi ko alam kung paano napadpad yan dito. Kasi supposed to be yung height ng instrument at yung height nitong pole. Ngayon, para makuha natin yung elevation ng lupa, kukunin mo yung difference nun. So, pag mamainasin mo lang, may assume ka naman na elevation nito. Ang dami mo explanation. Doon ka lang ha. Mag-backside ka na. Ay, pala dalaw. Tawagan niya yung radyo niya. Baka may mag-pick up. Hindi na, pre. Lampas yung puno. Hanggang puno lang. Hills, backside muna. Bel, hanggang doon sa kinatayuan ni Hike. Hindi pa kami tapos mag-survey. Hindi ko alam kung ba't pa ako sinama dito.
Di ako naka-surveying outfit ngayon. So, pang-office ako. Sila niya naman. Medyo malaki-laki pa itong totopohin namin. At ano oras na? 2:15. Ganun talaga. Hello pre, kaya pa? Kaya pa ng ano? Kaya pa ng pa, pero hindi na kaya. Hits, ginagawa mo dyan.